Eto na, Dagit for the win, sumisid. Kumurba. Ayun, 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 lumating na si Dagit. Grabe si Dagit. Tulang mo, boy. Pass trapping. Uy, pasok kagad. Siya si Idol Madla, nakakahanga. May mga hawak, gandang linyada. Ika'y inspirasyon kung bakit hanggang ngayon ako'y palaging kumakarera. Sinali na natin sa pooling kagabi si Dagit, mga kalapatid. At ngayon, makikita natin kung maganda ang magiging performance niya. So, abangan natin siya dito sa taas. Sino kaya mauna dun sa apat nating warrior? Siyempre si Por, si Kobe, si Of Color, saka si Dagit. So, nung nakaraan si Dagit last. Ngayon, hindi ko sure kung pangilan magiging standing niya. Ang biblis ng mga nag-clock ngayon, nasa 1-2 ang speedan. Para sa Hero na Tarlac, 77 kilometers. Ito yung forecast natin for today. So, yun yung forecast natin. Atin yung forecast natin. So, kailangan na natin magabang. Naiwan ko na naman ng relo ko. Wala na naman tayong relo. So, binigyan din natin si Dagit ng Amino Park kahapon bago sakay. So, tingnan natin kung effective. Kung magmula sa pang-apat dito sa ibon natin, kung magiging pang-ilan siya. Pero wala pa mga dumadaan, no? Wala pa mga dumadaan. Hindi siya ganun kabilis, mga kalapatid. Siya. Kaya hindi tayo 100% na sasapit siya sa pooling. Pero at least, makikita natin siya ngayon na may kaklak natin. So pag dumating si Dagit mismo, tatakbo na agad ako doon. Panunurin natin na bakit naklak siya. Kung aabutan natin pagtakbo, layo kasi hindi naman tayo pwede tumakbo agad dyan eh. Lilipat na tayo doon sa kabila. Ayun na, may mga dumadaan na siguro sa ibang mga side. Tingnan natin. Diyan, eto na si Kobe! Kobe na to, ayun na, ayun na, ayun na. Uy! Bilisan mo mag-clock! Takbo! Ayun na, landing board, landing board! Ayun, ayun, si Kobe! Mambira, bilis si Kobe! Tulok, tulok, pasok, pasok, pasok! Pasok, pasok, pasok! Okay, bisa mo! Ay, tatakbo na si Madla to. Ayan, nauna si Kobe, walang maganda speed niya ngayon. Sana pumasok tayo ngayon. Bisa mo mag-clock boy, ha? Okay, wala pa si Dagit, hindi pa sinundan. Wala, wala pa, mga kalapatid, na-excite ako masyado kay Kobe, ang taas. Dito galing eh, tapos biglang kumurpa ng ganun hanggang sa lumanding. Ano speed? Kinakailangan ni Madla to. Double time, double time. Ito may mga ibang dumadaan na yan. Naunahan niya iba oh. Oh, eh, may galing sa option. Tatlo. Okay na? 1-2-4-2. Mabilis na rin. So, 1-2-4-2 speed natin. Hindi ko lang sure kung pakilan tayo. Ayun, may dumadaan. Dami, oh. Yung sinasabi ko, kailangan maunahan niya yung dumadaan na ganyang karami. Ayun, yung lumusot. Kailangan maunahan niya yun. Kung gusto mong medyo lumapit-lapit tayo sa katotohanan sa pooling, kailangan mauna siya doon sa bugso, eh. Sa marami. Ngayon, nauna siya ng konti. So, malalaman natin kung pangilan. Mas mabilis yung kung i-clock yan, eh, no? Kaso nga, manual clock lang tayo sa likod. Saka wala pa kasing available na i-clock dito sa area natin. Kung meron sana dito, bibili tayo kagad, no? Kahit na pag-ipunan natin, magbebenta ako ng maraming ibon para mapili natin yung i-clock. Kasi kailangan natin yun eh. Saka para mas mabilis talaga mag-clock yung ibon natin. Ito, may lumalanding. Itim na naman to kahapon, no? Galing karera yun, no? Yung itim, yung lagi dumadaan. Ayun, yung nakatira doon, no? Buwabahan na. Nagsasakay din sila. So, yun, kailangan ma-i-clock tayo susunod. Ito, 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 may isa pa. Eto na si 04 yata to. Pero not so sure. Siya nga ba? Siya? Siya to. 04 na to. Ayan na. May puting bago. Siya ba yan, boy? Parang siya na yan. Gumukurba eh. 04 natin yan. Wala pa yung star of the day. Si Dagit. Wala pa. Eto. Eto parang si Dagit yata. Anong kulay to? Ay, hindi, hindi, hindi. Iba, iba. Magpass 04, ayan. Tagal-tagal Ramonda to. Pero maaga siyang dumarating. Ayan yung natin ibon. Ayan. Lulusot. Uy. Ano to? Malipad eh. Ayan, dumadaan na iba mga kalapati oh. Eto si Of Color. Dumating na. Eto sino to? Si Dagit ba to? Hindi, iba. Si Of Color. Maaga si Of Color ngayon ah. Ayan si Of Color natin mga kalapatid. 3 birds na. Huli na rin na naman si Dagit. Mabagal si Dagit. 4th si Dagit. 2nd yung Of Color. Ay si 04. Pero pag nauna ang bumaba, alam na.
Ewa, takot-takot yung mga aibo, no? Wala pa yung dagit natin. Si 04, ayun pa, lipad pa rin ang lipad. Si dagit, landing na. Ito. Masakay sa ere, tagal landing, ah. Sige, sunod, sundan natin. Oops, gusto niya mababa ang kurba. Uy, ayun na, pasok. Pasok. Uy, pasok na. Sige, pasok. Pasok na. Amo, abutan ka ng dagit dyan. Pasok na, ayan, huwag ka nalilipad. Sige, pasok. Pasok. Yeah, pasok. Lub. Go. Alright. So, isa na lang ibon dito sa taas. Si 04. Dagit, wala pa. No sign of dagit pa. Hindi siya ganun kabilis, no? Wala pa eh. As of now sa area, pang number 23 pa tayo mga kalapatids. Kahit ang speed natin, 1-2-40 plus. Diba? So kahit na mabilis yung ibon natin, nagwa-1-2, kinapus pa rin. Dahil ang bibilis ng mga taga-area natin, may nag-speed pa ng 1293. Sabi, ang bilis ng mga ibon talaga dito. No, kaya pag dito sa area namin, kapag ka pumalag ka talaga, eh, mabilis na yung ibon mo. Dahil yung mga ibon talaga dito, lagi talaga nasa top 10 kahit sa mga area. So magagaling na yung mga kalapati talaga dito sa area namin. Matutulin yung mga speed nila. Kilala talaga dito sa palit. Mabibilis ang mga kalapati. No, lagi talagang may sabit sa top 10 dito sa area namin. Kaya tayo, pinag-usahin natin para mas lalo pang bumilis yung mga ibo natin. So, kinapos na konti yung warrior natin. Ngayon, si Dagit nang nagpo-focus tayo. Unang salin ni Dagit. Mukhang talot ni Dagit sa unang salin niya. Pero okay lang yon, may susunod pa naman. Pero ang ngayon, ang iniisip ko ngayon, kung uuwi siya. Pero pareho lang naman area yan eh. Nagdagdagan lang na 7 kilometers eh. So, kayang-kaya pa ni Dagit yan. Hintay lang natin. Baka na late lang. Ito na. Dagit for the win. Sumisid. Kumurba. Sana. Ito na. Ha? Ayan na si Dagit. Ayun. Lumanding na si Dagit. Grabe si Dagit. Tulang mo, boy. Klak mo. Fast trapping. Bababa ako. Pero klak mo na. Ayun. Uy, pasok agad. Ayun na mga kalapatids. Kaklak na natin si Dagit. Di na tayo nagmamadali kasi medyo late na. Ayan. Tanggalin lang yung sticker. Ayun, ganun lang. Tapos, swipe. Ayan, didikit natin sa pader. Tandaan mo lang kasi maraming sticker dyan. Ayan siya, oh. Okay, bagbaki mo lang ang sticker, boy. Tapos, tutukan natin ng scan. Camera, scan natin ang camera yan. Ayun, pag natapatan ng number, tayo natin ang speed. Ayun, ang speed ni Dagit. 1,089. Ayan, so, okay, ah, 1,089. Medyo mabilis na rin, 1,000, pero kulang pa rin para umabot sa top 10. Biruin mo, kalaban mo halos 1,300, tapos siya 1,000. So, lamang ng 300 yung mga nakalaban niya, mga warriors. No? Ganun talaga, sama sa laban niya. Nabugbog yung mata niya, oh. Nabugbog, boy. Purong pula yung mata, eh. Okay, no? Nagulpe. Nagulpe di gulat sa traktor, kapatid. Lamang nakipag-away doon. Pero okay lang yan. Mahalaga eh, nakaka-uwi itong si Dagit. Dahil may next toss pa ulit sa Sunday. Hindi ko alam kung may fundraise na nun. So, kung may fundraise na nun, so, comment kayo kung gusto nyo isali natin si Dagit. Ayan. Siyempre, marami salamat din doon sa mga nag-chat-chat at nagko-comment na gusto nilang sponsor ng si Dagit. Sila daw magbabayad ng entry. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Yung sabihin nyo lang na ganun, eh, masaya na kami. Ayan. Dahil sinusuportahan nyo itong si Dagit, mga kalapatids. Ayan. Ngayon, subukan natin ulit sa next pooling siguro. So, comment kayo kung gusto nyo pa isali natin siya sa pooling. Medyo kinapos siya ng konti ngayon, pero may chance pa naman bumawi. Ayan, hindi naman laging talo, minsan nananalo rin. Pero sa ngayon, ang first club pooling ni Dagit mga kalapatids ngayon ay talo. So, okay lang yan, malaga eh. Para sa amin, ikaw pa rin ay panalo. Dahil fourth ka pa rin naman dito, hindi ka pa umabot na top 10. Kasi apat lang din talaga kayo. No? So kung lelet siya ngayon, tira natin kung bibilis. Baka nanibago pa siya sa Aminopar kasi first time niya nabigyan eh. Pero si Kobe, pag binigyan natin to, eh, kapad naman niya dahil dati na natin siya binibigyan. No? So, yung mata niya, okay pa rin naman yung mata niya. Ayan, oh. Bibigyan na lang ulit natin to mamayang hapon. Pero medyo parang tutuloy ulit. Oh. Ayan, oh. Kaya dapat tuloy to eh. Tatapusin talaga natin yung
halos 5 days na bigayan para fully heal. Tapos papatakan pa rin natin yung mata niya para hindi na bumalik talaga yung sakit, no? So ayan mga kalapatid, kumpleto yung mga warriors natin, yung isa sa taas 04, tagal lang talaga pumasok. Ayan, nakuha din ang mga kuna ng video, pumasok na sa kasi of color. So first si Kobe, second si 04, third si of color na mas nauna pumasok kay 04. Tapos ito last nga si Dagit. Umawi ka boy ha. Inaabangan ka namin. Alam na this. Like, share, subscribe, comment para manalo ng 100 GCash. Bye. Shay kalapatista, napakadaling nakilala.